Hello mga MeeAnD, welcome to my mini vlog again. For today's video nga, ito at nagising nga ako sa ibang bahay. Siyempre, charot lang yun mga MeeAnD. Nandito nga pala kami sa bahay nila mama at dito nga rin pala kami natulog. Dito nga gustong matulog muna ni Lindsay at wala na nga rin daw siyang pasok sa school. Kaya ito, pinagbigyan na nga lang namin. Pero hindi ho yan si Lindsay, si kuya nga pala yan. Eto, tumayo na nga rin pala ako mga MeeAnD at 6 a.m. pa nga lang yan. Hindi na nga rin pala ako bumalik sa pagkakatulog dahil medyo maingay nga. Grabe namang liwanag yan, para naman ako kukunin na. Char. Pero maaga naman talaga kami nagigising mga MeeAnD ni Daddy Kin kahit nga nasa bahay nga lang kami. At ng mga oras na yan, nasa labas na nga rin pala si Daddy Kin. Binuksan ko nga lang saglit yung mga bintana mga MeeAnD at ito nga si Lindsay, natutulog pa nga. At mukhang napuyat nga kagabi dahil nanood nga sila. Kahiga-higa lang yun pero may pasok pa yun sa trabaho. Tapos ito nga sila, tulog pa nga. O, puyat pa. Char. Ito naman si Mama, nagpa-plansya pa nga ng damit ni Papa. Ito naman si Daddy Kin, pinapainit nga yung motor. O, diba? Ang daming ganap, sumabay pa to. Char. Malandi yarn. Gising na nga rin pala to si AC Boy mga MeeAnD at ito na nga, naglalaro na nga. Hinahanap na nga rin niya pala si Lindsay dyan pero sabi ko nga natutulog pa si ate. Dyan nga daw niya gusto maglaro kaya ayan, tinulungan na nga lang siya ni Daddy Kin, baka nga mahulog. At ito nga rin pala ang almusal ngayong umaga. Nagluto nga lang pala si mama ng puro itlog at may tuyo. Ay, dai nga pala. Pinauna ko na nga rin palang mag-almusal si Daddy Kin at mamaya pa nga ako at si Lindsay naman tulog pa. Tapos ito nga pala si Papa mga MeeAnD, tapos na nga rin pala siya maligo dyan at magayos at nagsusuklay na nga lang. Tataka pa nga siya at bakit ko nga raw siya videohan at sabi ko nga lang, eh bakit ba? Gusto ko nga. Binili nga rin pala ni Hayato si Lindsay ng champurado at ang sa kanya naman is spaghetti at yan nga rin pala ang gusto nilang almusalin. Kaya ayan, pinagbigyan ko na nga lang din mga MeeAnD at minsan lang naman siya kumain ng ganyan sa umaga. Madalas kasi ang gusto niya ay pandesal tapos may hinihigop siyang birch tree na choco. Sa bagay mga MeeAnD, masarap nga rin naman kasi sa umaga, ganun lang ang kakainin mo. Tapos ayan na nga pala mga MeeAnD at aalis na nga pala si Papa at papasok na nga pala sa trabaho niya. Kaya ayan, nagpaalam na nga rin pala si Lindsay sa lolo niya. Akala ko nga mga MeeAnD hindi papansinin ni AC si Papa kasi busy siya sa motor. Pero nagbabay naman siya. Tapos mamayang gabi na nga ulit ang uwi ni Papa. Tapos si Mama balik na ulit sa paglilinis sa bahay. Pagdating nga ng hapon mga MeeAnD, eto at nauto ko nga si Nobby at sabi ko nga bili nga kami ng shawarma. Bibili nga kami pero sa kanya nga ang pera. Inayos na nga rin pala ni Daddy Kin itong upuan nila at tilagyan na nga rin pala niya ng alambre. Tapos ito na nga at umalis na nga rin kami. Sinama na nga rin pala namin si Lindsay dyan para nga naman balanse. Dalawa kami ni Daddy Kin, dalawa naman sila dyan sa loob ng kolong-kolong. Nandito na nga kami mga MeeAnD sa bilihan ng shawarma. Buti na nga lang at wala pa nga ganong tao. Paalam pa nga ako dyan mga MeeAnD na kung pwede i-videohan ko nga siya habang inaayos nga niya yung order namin. Buy one take one nga pala ito sa halagang 110 at kapag isa nga lang pala ang orderin mo ay 60 pesos. Tapos meron nga rin sila ditong pita bread na buy one take one din sa halagang 100 pesos. Kapag isa naman, 55 pesos. Lagi ko kasi itong nakikita mga MeeAnD at one time bumili nga rin pala yung pinsan ni Daddy Kin, hindi na lang nga pala dun sa bahay namin. At yan nga, tuwa nga ako dahil marami nga yung serving nila. Eto nga pala mga MeeAnD ang Amara's Beef Shawarma. Dito nga pala yan mga MeeAnD sa Sagrada Sapang Palay sa Jose del Monte, Bulacan. Harapan po ng Luzon Bus Garahe. Trending nga tong shawarma nila mga MeeAnD dahil mura na, masarap pa, talagang sulit talaga pag bumili ka dito. Pwede nga rin pala kayong kumain sa kanila mga MeeAnD dahil may dine-in nga sila. Tagdi-deliver nga rin pala sila kung malayo-layo nga kayo. Pauwi na nga rin kami ng mga oras na yan mga MeeAnD at tumadami na nga rin tao. O diba mga MeeAnD, sulit na sulit talaga. O siya, hanggang dito na nga lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!